Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Bonifacio Street, barangay Bagong Katipunan, kung saan nandito ang buong team ng engineering department na nagsasagawa nga ng offland kaayusan. At andito rin si Mayor Vico Soto at si Vice Mayor Dodot Jaworski para alamin pa nga ang mga iba pang mga dapat ayusin dito sa lugar. Yan, at sa ngayon ay kausap na nga ni Mayor Vico Soto. Sikap ang buk ng barangay Bagong Katipunan para alam pa yun mga ilan na dapat pang ayusin dito. Yan. So pumasok ngayon si Mayor Vico Soto dito sa loob ng barangay hall ng barangay Bagong Katipunan, at nagpa-feature na rin ng ilan sa mga staff dito sa lugar, at kasama si Vice Mayor Dodot Jaworski at ang barangay captain ng barangay Katipunan, si Kap Ambo. So kanina mga kaibigan ay nadaanan ko na ang abang engineering department nga dito na nagsasagawa ng paglilinis ng imbornal, ano, at binuksan nga nila mga imbornal dito, at yung mga kable naman ng kuryente ay kasalukuyan na inaayos ng mga yung mga representative ng telecommunication company. So ito ngayon nga, ano, at makikita natin si Mayor Vico Soto at si Vice Mayor Dodot Jaworski na nandito na nga sa lugar para kausapin ang mga taga rito at alamin pa ang mga ilan dapat ayusin. Yan. So kasabay ngayon na naglalakad ni Mayor Vico Soto at si Kap Ambo Alba ng Barangay Katipunan at si Vice Mayor Dodot Jaworski. Morning po, Mayor. Ayusin pa sa mga barangay. So ngayon ay kausap na rin ni Mayor Vico Soto si Engineer Arta, ano, para doon sa mga dapat ayusin nga dito sa lugar. Binabaybay ngayon nila itong kahabaan ng Bonifacio Street. So mga kaibigan, ito nga yun na mga ilan sa mga engineering department natin na drainage section na sila nga yun mga nagtatrabaho ngayon dito at binubuksan yun mga drainage. Okay, ayan si Vice Mayor Dodot Jaworski at kausap naman ang isa sa mga senior citizen dito sa lugar nitong Bonifacio Street, Barangay Bagong Katipunan. At dito naman sa banda dito ay si Mayor Vico Soto kausap ang barangay captain at si Engineer Arta. Sa mga kaibigan, nandito na rin si Pam Shalani Solidad, ang may bahay ni Congressman Roma Romulo, at dumating din dito, no, bilang representative nga ni Congressman Roma Romulo, dahil sa mga oras na ito ay talagang busy-busy si Congressman Roma Romulo at nasa isang pagkukulong. O kaya andito naman at makita natin ang kanyang may bahay na si Ma'am Shalani Soledad Romulo. Ito niyo po si Ma'am Shalani.
Sige. Kamusta po rito? At yan at kinakamusta na nga ni Mayor Vico Soto ang mga tao dito sa lugar, no, at tinatanong nga kung meron silang mga problema. Passing din, sir. Kamusta po? Ay, sorry. Yan. So ito talaga yun na isa sa magandang ginagawa ni Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski at ni Congressman Roma Romulo, ang talagang pagpunta nila sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Pasig para alamin ang mga dapat ayusin at kausapin na rin ang mga taga rito, alamin ang mga problema. Yan. Nga, nagpa-picture na rin ang ilan sa mga nakikita natin dito sa lugar, no? Sunod lang tayo kay Mayor Vico Soto. Mga kaibigan, nandito na rin ang team ng Action Line Division at ang Bantay Pasig Division. Kasama na rin natin ang ilan sa mga itong Action Line Action Officer ng MMDA. Ayan. So dito mga kaibigan, napansin ko rin yung mga kable ng kuryente, no? Ayan. At medyo sumasabit na doon sa mga puno, no? Siguradong ayusin din yan, no? Yung mga sanga ng punong kahoy dyan, sigurado ititrim yan at ibabundle naman yung mga wire na sumasabit na nga. So dito sa banda rito, andyan si Ma'am Kialani Soledad na nakiisa rin dito sa mga ginagawang programa ng Tansad ng Pasig. Ayan, so nakakatuwa at talaga naman na sumasama sa mga ganitong programa. Ayan, tinuturo ngayon ni Mayor Vico Soto yung mga dapat ayusin dito, no? Napansin niya na itong mga kable ng mga kuryente dito at tila hindi sa wala sa ayos. Ayan, yun na mga pagkakabandal nito, napansin niya na rin na mga puno na mga sumasabit ng mga sa kable. So talagang nilalapitan din ni Mayor Vico Soto yung mga bata dito, yung mga taong mga nandito nga na gusto nga makita si Mayor Vico Soto. Nakakatuwa. So ito yung mga kaibigan natin dito, no? So ayan, Bantay Pasig Division, itong mga ito. At nandito rin itong City Park and Playground na sila naman yung mga nagtatanim. Ito yung mga halaman, nilagyan nga nila ng halaman itong exit na ito ng Barangay Bagong Katipunan. O, tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad ni Mayor Vico Soto, no? Yan, ito nga yun na ngayon na ginawa nitong aba, may bunga pa, no? Makita natin na may bunga pa itong puno dito na inilagay nga ng City Park and Playground dito sa lugar na ito. Nakatuwa at talagang pinagaganda itong Pasig, gano? Sa pangungunang ni Mayor Vico Soto, talagang isasagawa yun mga ganitong mga magagandang programa. Ayan. So, andito tayo sa harapan. Nang barangay Katipunan. Wala mong opisyon.
Ayan na tayo magkakatabi na ngayon na makikita natin si Mayor Vito Soto, Vice Mayor Dodat Jaworski, at ganun din si Ma'am Shalani Sumidad. Happy birthday! Ayan, nagpa-picture na rin sila dito sa harapan ng entrada ng barangay at Bagong Katipunan. Kasama nila si Mayor Vito Soto, Vice Mayor Dodat Jaworski. Magsalano sa lidan, Engineer Arta, at ang parang ng Captain dito sa Happy birthday! Ito subukan natin na isang pagbati naman natin, Ma'am Shalani, sa mga Pasigueño. Hello po. Sa lahat po sa inyo, happy new year po mula po sa amin ni Congressman Roman. Pasensya po, wala po siya dahil may board meeting po ngayon sila sa NCCA. Kaya ako po muna yung representative. Muli mula po sa amin, happy new year po. Okay, thank you po. Ito sabi naman natin ang barangay captain ng barangay Bagong Katipunan. Kaya lang ito, hintayin natin at nagpa-picture pa ulit kaya Mayor Vito Soto. Yun na ilan sa mga nandito na itong barangay Kagawad, barangay captain, ganun din si Vice Mayor Dodat Jaworski. Okay. At si picture pa rin ang ilan kay Mayor Vito Soto at ganun din kay Ma'am Shalani Soledad. Kausap naman ni Vice Mayor Dodat Jaworski ang barangay captain dito sa lugar ng Bagong Katipunan, Lusad ng Pasig. Mga kaibigan, talagang ito yun na isang nakakatuwa at nag-uusap-usap na ang mga namumuno natin dito sa lungsod ng Pasig patungkol nga sa kayusan dito sa lugar ng barangay Bagong Katipunan at dito nga si Mayor Vito Soto, Vice Mayor Dodat Jaworski at ganoon din si Ma'am Shalani Soledad Romulo. Kamusta
basahin natin ang ilan sa mga kagawad dito, no? Ito po, magandang umaga po. Kamusta po ba itong barangay nyo? Mukhang maayos at malinis, ha? Opo, sadyang malinis at maayos po ang barangay po namin. Ano po ang masasabi nyo sa pagpunta ni Mayor Vigo? Ay, kami po ituwan-tuwa at kami po inadalaw ni Mayor Vigo dito sa lugar po namin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po. Ano po ba yung mga pangunahin yung mga in-request para sa kayusan ng lugar? Siguro po, kasi ang maayos naman po ang barangay namin eh. So, dagdag na ilaw na lang po ang kailangan po namin. Saka siguro po, dagdag maintenance po. Opo, opo. So, sa ngayon po, maayos naman po kami. Mensahe natin sa mga kabarangay natin dito sa barangay Abadong Katipunan. Po? Baka may mensahe po kayo sa mga kabarangay natin. Una-una po sa lahat, papasalamat po sa mga kabarangay namin kasi sa dahil po sa kanilang pakikisa sa amin sa barangay, yung naging maayos ang pamamalakad po ni Kapitan Ambo Alba. Ayun, sige po. Maraming salamat po. Maraming pwede po salamat ba malaman po pangalan nyo, sir? Kagaway Bani Valenzuela po. Ayun, maraming salamat po. Sige po, sir. Thank you po. So, ayun nga, no? Ito nga isa pa sa mga kagawad natin. Kamustahin din natin, no? Kamusta po kayo dito sa barangay nyo? Magandang umaga naman, ha? Maayos naman, ha? Buti napasyal na kami ni Mayor Vigo. Maraming salamat at napasyal din sa amin ang Vice Mayor namin na si Dudut Jorski. Itong lugar namin ay napakaayos naman sa pamamagitan ng aming kapitan at mga konsyal. Konting problema lang yung drainage, medyo nagbabara dahil nagpuulan ho minsan at yun lang ang pinaayos ng ating kapitan. Yun lang at maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Pwede po bang malaman pangalan? Ako ang head ng security, JR Canonico po. Sa Loban no, ako sa Epasidillo po. Doon ako nakatira. Dito ang Bonifacio. Dalawa lang ang estrito namin. Napakalaki ng lugar namin. Mga limang oras ito. Diyak lang ha. Sige ha. At maraming okay. Salamat. Maraming salamat po sa inyo. No, mga kaibigan, at nakita na nga rin natin na dumating dito sa Oplan Cayosan si ito andito si Konsi ano ngayon no Erica, kamustahin na rin natin Konsi, kamusta po at mapapunta niyo dito? Okay naman po, good morning. Maganda 'tong ginagawa natin no. Halos every day merong activity, meron tayo ginagawang tulong sa mga barangay no, malaking bagay 'to dito sa Katipunan no. Nalinis, nakita ko. Doon ako nanggaling sa harapan eh, no? Marami tayong nagawa na linis. Sana kasi patuloy. Ano po yung na-update natin ngayon, mga programa dito sa Lungsod ng Pasig? Sa akin, sa health yung hawak ko eh, no? Committee on Health, Nutrition and Sanitation yung hawak natin. Marami tayong parating this 2023. Marami tayong purchases na gagawin, lalo sa mga hospital natin. Hi, morning. Yun, as I was saying, yun, marami tayong gagawin in order no, na mga kagamitan para sa ating ospital para ma-upgrade natin. No, hopefully, first quarter, ma-deliver na yung mga gamit na yun. Excited na tayo no, kasi let's say sa PCGH, no, yung gusto natin talaga makompleto yung mga gamit nila. At yung equipments for heart, no, para sa heart, yun ako excited eh, na hopefully ma-set up na soon at mapakinabangan na ng mga Pasigen yun, no? Yung Child's Hope natin, nagsisimula na silang tumanggap ng adults, no, kasi nakapas na tayo ng resolution no, na kinoconvert na natin to as a general hospital, no? Pero unti-unti pa, phase by phase po ito. No, gusto natin talaga mabigay yung best possible medical assistance, medical services sa kapwa nating Pasigenyo. Saan niyo po, pati po yung mga health centers natin, gusto natin mapag-igting, no, mapaganda pa yung servisyo nila kasi sila yung first line no ng medical assistance na binibigay natin sa mga tao sa barangay. Hopefully ma-equip din sila ng kompletong mga gamit and maging accommodating yung mga health workers natin sa barangay para naman ma-encourage yung mga kababayan natin ng sa barangay na hindi agad sa ospital pumunta. Kung kaya naman, may doctors naman tayo na available sa ating mga health centers. Doon na muna para hindi po maklag, hindi agad
mapuno yung ating mga ospital. Yun po yung trust natin, no? Hopefully this year, pati yung mga super health centers natin, diyan lang, malapit dito sa Misumilang, may super health center tayo. Ang idea sana natin makumpleto yung services, no? Dito marami rito, may mga equipments dito na kung halos kumpleto. Yun sana yung magawa natin, yung parang second line natin, no, na hindi agad sa ospital, dyan muna kung kaya ng, sa mga super health centers natin pumunta, para rin hindi punong-puno, para rin hindi maghihintay yung mga kababayan natin. So technically, sa akin pong part sa health, pinag-iigting po natin yung services na kaya nating ibigay. Okay. Good morning po. Maraming salamat. Thank you. Good morning po. Good morning po sa inyo. City Councilor Eric Gonzalez ng District 1 ay nakausap na rin natin, no? At sinabi niya nga yung mga programa niya na patungkol sa health talaga, no? So, andito pa rin tayo sa bukanan itong barangay Katipunan. At nandito nga kompleto ang mga engineering department dito. So mga kaibigan, hanggang dito na lang muna itong live video natin. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig Quezon.